Magandang araw, EA Love TV. Ako nga pala, si Junboy Cabaog ng San Jose del Monte, Bulacan, aka Dynamic Love. Tara, tour ko kayo sa love ko. Ito nga pala ang aking tax section. Ito yung mga breeders and mga winners ko, nandiyan na rin. Nag-start ako ng ibon, 2013 ako nagpa-member sa club. Unang race ko, 2014. Tapos napigil yun, comeback ko is 2018 na. Some of my winners nandito pa, pero yung iba mga nawala na. Dahil tuloy pa rin yung pagkakarera, inuulit, sinusubukan, pero may tinatawag tayo disglase eh. Doon nawala yung iba, pero yung karamihan naman nandyan. Yung mga to ay cock section lang, nasa opposite side yung aking hen section. Oh, winner siya sa SJDM RPA Solo of Color Champion, then 8 place siya ng Ilagan Isabela out of 1,443 entries, 53 lang yung clock noong first lap ng Ilagan na yun. Superset winner na rin siya kagad dito sa SJ kasi 3 lang kami naghati sa superset. Si Soiti ko, breeder na lang siya. Nandyan naman din pa yung mga iba, like yung tatay niya nandyan. Ang tatay niya is from Egayap, direct yun na, Stitchel Bout Becker, yung pied. Pencil pied. Marami naman, may mga pre-reduce na sa aking winner, except lang, hindi lang si Koyti. Naman ang aking hen section, kung mapapansin nyo, kaparehas lang nung ating cock section, napakasimple lang, meron lang sila dyan dapuan, tapos kainan, hindi ako masyadong ganun ka-sophisticado pagdating sa lock naman. Pero, lahat naman itong nandito yung mga quality birds ko naman at saka mga salang-sala. About sa conditioning, pag-prepare ng mga ibon, syempre dapat dyan makikita yung mga physical aspect na dapat chalky feet, silky yung smooth yung balahibo, maganda na yung postura. Yung ibon kasi, pag tinitingnan mo, parang nangungusap yan. As a panshear, dapat based on look, nakikita mo na yung sasabi ng ibon, ako condition ako. Yung hindi siya nagpapakita ng kahit isang detector sa pag-ano. Kasi naniniwala ako, ang breeding, dyan pa lang, magsisimula ang karera. Hindi kung kailan training or derby. From selection pa lang ng breeder na gagamitin. Bago isa lang ang aking mga breeders, dapat nandun na yung physical aspect na nakikita ko. Good condition yon. Then, a week before, magkasama na sila sa cages, yung breeders ko na cock and hen. Bago ko ikasaya, yung basic na yun nandiyan yung deworming, delousing, tapos yung bacterial flushing. Reduce na ako sa kanya nila ng vitamins. Tapos pag nakita kong okay na yun, nagawa ko na yung programa ko na yun. Ko na yung harang nila para mag-eat sila. Mabilis naman mabilis mag-pairing naman yung ibon basta good health sila. Isang beses lang ako kasi hindi ako ganun karami mag-breed ng ibon. Nag-breed ako, isang pair, okay na, kalas na. Kasi gusto kong sa dami niyan, dapat masubukan ko lahat sila ng kasi napaka-importante sa akin yung lahat sila maikot ko. Kasi sa dami nila, dapat pag nagre-race nga ako, walang magkaparehas na lahi. Isa-isa lang talaga. Nagre-race ako ng 10, pinakamarami na yan. Then, pero tag-iisa lang yun. Yung katambal niya, nasa one lock race. Ang pinaka-memorable ko nung season 2, kasi nung season 2, ako lang talaga solo. Team ko si, kapartner ko doon si Alexis, ang entry 9 namin, UPRC Riyadh. Dahil siya yung pinakauna, so unang sali ko, then wala naman talagang magmamotivate sa'yo, sariling sikap. Basta mag-breed ka, punta doon, commute nga lang ako eh. Pero nagbunga yung lahat na yon. Kasi yung ibon na yun, ng season 2, nag-12 place siya ng Sorsogon. Tapos nung season 3, yun na yung nag-invite na buo yung team namin, yung Pintala. Na puro tropang kubo, yun umentry, nakuha namin yung first overall, third overall, and eighth overall. Every lap, meron kaming 2 birds na nasa lap win. Nung final lap nga, 11 birds lang, tatlo pa sa amin.
na ng mga lapatids. Oh, etong flyer's love ni Sir Jun, bunga ng sakripisyo, hirap at pagod niya sa pagdiderby. So sir, anong taon niyo po ba na ipagawa etong love niyo? Diyos ko lang, etong love na to, shout out dun sa kumpare kong si George Wilperiol kasi kaawa na rin sa akin. Pinagpaubaya niya sa akin tong kanyang love. Ano, paghihirap ng ibon, yun. Nabili to, nabayaran to dahil doon sa ibon na nagnangalang si Kisos. Nakuhay ko to noong 2021. Bago lang tong lock, pero matagal na to sa kanya. Then yung lock ko niya to, ito yung kahoy dati. Yung parang kulungan ito. Kulungan ng manok hanggang doon yan. Doon yan. Then yan sila. Ako malaki yung lock pero kukunti lang laman ito. Portable lang sila. Kung mamarapatin nyo, nasa ilan ba yung laman ng lock nyo ngayon, sir? Mga 30 birds. 30. 30 birds. Kasi magkakasama na dito yung north, south, and summer. So pag nag-aabangan, di paano kayo dito? Online clocking o paano? SMS? Paano ang ginagamit nyo, sir? Ngayon, SMS naman talaga tayo sa Yonapro, pero merong yung IP dyan, yung bagong app na web clocking na rin. Anong club yan, sir? May gamit na ganun? Ang club na nilalaroan ko sa ngayon, local club, is San Jose Del Monte Racing Pigeon Association. Ayan. Extension yan yung kanilang backdoor lock. Pwede bang pasukin natin yan, sir? Pwede pasukin yan. Nandun yan sa kabila. Na-relax talaga yung mga ibon dito ni Sir Jun. Pero possible, dahil kahoy nga lang ito, pag nagka-buenas-buenas, hindi madugtungan na to ng magiging bakal na, sir, no? Medyo parang hindi lang ata 30 yung ibon mo dito, sir, ha? Hindi ko kasi bilang. Hindi na bilang. Gaya na sabi nyo, halo-halo na, may north, may south, and summer. Summer na. So sa ngayon, yung race na sinalihan nyo, balita ko, final lap na nga, sir. So final lap sa Sunday, kaya kung libre si EA, si Eman, pwede mag-lock visit, manood ng abangan sa Sunday. Sa linggo na yun, sir, no? Sa linggo na yun. Sige. So, ayun na nga, no, mga kaiihi, kasama pa rin natin, syempre, yung kumpare natin, Double Tens TV lang, saka lang, Ayan, so, dito, ipapakita sa atin ni Sir Jun Cabahog, yung actual na pagtimpla niya dun sa dynamic mix, papunta dun sa mga breeder, tsaka sa mga flyers niya. No? So, ito yung mga kasama natin. Anong pangalan? Iyon, baka may gusto kayo shoutout. Shoutout mo yung mama mo. Shoutout kay Teresa Balagbaga. Sino yun? Kay mami ko. Mama. Yung chicks mo. Yung baka may chicks ka na. Wala. Ayan. So, eto. Bibigyan tayo ng actual na pagtitimpla ni sir. Okay, sir. Dan. So, eto yung mix na ginagamit ninyo, sir. Ano po, sir? Flyer mix? Breeder? Etong aking patuka, sarili ko na tong mix. Okay. So pagdating dyan, sir, sinasala nyo ba muna bago nyo i-ganyan o diretso na? Siguro dahil curiosity rin ng pag-iibon, gumawa na rin ako ng sarili kong timpla ng patoka. Ito na siya. Mix ko na siya. Hindi. Ang tawag sa mix na yun, sir? Dynamix Green. Dynamix? Dynamix Green. Oo nga naman. Basta lagi kong dala si Dynamix Love and Bindi. Sa mga gusto mag-avail ng produkto ni sir, ayan yung Dynamix. Ayan yung produkto at saka subok na pang-condition ni sir. So, ito yung actual na produkto. Ito naman yung daily na ginagamit. Parehas lang yan. Ito yung itsura ng ating patoka. Kung makikita nyo, may mani. May mani, may mais, may sap, may birdseed mix, and crack corn, kung ano-ano man dyan. Halo-halo na. Basta, masarap talaga to. Parang hindi ko alam mga parang dingdong lang yan, sir. Yan. Isang ganyan lang. Dalawa. Bali, isang kilo na to ng patoka, sir. Tansya mo. Meron na isang kilo. So, dalawang takal lang, parang sukatan mo, sir, no? Tapos yung fish oil, tansyahan lang. Para mantika lang pala talaga yan, sir, no? Marami ako mantika sa bahay, pero yung fish oil. Pwede mga spring? Iba yun, boy. Pang prito yun, eh. Asaraw sa'yo. Pwede dyan, Herbiotics. Cod liver. Madumi na lang yung itsura pero cod liver. Ayan, marinis sa marinis to. Cod liver oil. Wala ka namin binibenta ng cod liver oil, sir. Meron. Meron din. Kung sino yung gusto mag-avail, meron. Dynamics, meron. Dynamic oil. Hindi naman. Cod liver oil kasi yung mga tropa, syempre, baka meron bang binder. Meron ako dyan. Meron. Meron din ako mga naman na si sir. At saka Wingmaster Breeder Mix meron dyan. Ayun, grabe. Shoutout kay Wingmaster. Shoutout kay Wingmaster. Ano naman, Wingmaster? Baka naman daw, si Idol Kyod. Ay, kailangan talaga kinakamay siya, sir?
Hindi naman. Hands-on lang talaga ako sa pag-iipon. Kailangan talaga. Pag hands-on ka, kailangan magkamay ka din. Typical na hands-on talaga si sir kasi talagang inamay niya. So, ito lang pala yung ginagawa niya. Ano kayo sir? Lahat ng flyers ko. Pang flyers lang yan sir. Pang flyers lang. Oh, grabe. Ito sir, palipad mo na rin ba ito sir? Yan. Parang maganda yung bloodline ito ah. Parang kamag-anak ata ni Soy Tito ah. Yari ka mamaya. Ay, ito ba kulay puting pabo, grabe. Ibang klase to ah, parang ano, imported yung pabo mo sir. Ah, kala mo nandito tayo sa zoo farm. Oo, ito yung mini farm ni Sir Jun. Ayan. Ayan, may mga puno-puno diyan. Shout out sa mga magagandang lugar. Oo, shout out. Mayroon na puno ng kayumito, ng rambutan, nandito na ata lahat eh. Ito na. Tawagin. Tapos pagdating sa inumin sir, di naman kayo meticuloso plain water lang o may electrolytes pa rin kayo na binibigay? Tuesday ngayon, Tuesday ngayon, ito mga flyer ko, yun, red cell, binibigay ko. Sa flyers lang, sa breeders at saka sa stock, herbiotics. So, ito na nga mga kalapatid si Idol Jun Kabahog. Ito lang naman yung mga tropeyo tsaka mga award ng mga ibon na pinanalo ni Sir. So, Sir, pwede mo bang i-introduce ng konti yung inyong mga napanalunan dito, Sir? Itong aking mga napanalunan ay nagmula sa mga local club and OL races. Yan yung mga gantimpalang na kamit nila, yung mga trophies, yan, mga dagdag, ano. Parang may alak pa dun sir ha? Kasama ba sa naging tropa yung alak? Ayan ang gusto kong padamihin. Saan galing yan sir? Maiba lang tayo. May nagregalo lang. Akala ko lang padalo naman. Sabi nila ano, pag tropa yung sinasabi, dadami. Gusto ko naman padamihin yung alak. Baka naman. Mahilig din pala uminom si sir. Hindi, collection lang. Collection lang. So eto, makikita nyo yung mga, ang tawag nyo, pigeon ID ng mga winners ni sir. Ayan, yung iba, hindi ko na napagawan. Ito yung mga memorable bird sa akin. Okay. So, bigyan mo naman ako, sir, ng isa or dalawa na memorable talaga dito sa'yo. Memorable bird, unang sali ko, si Play. Tamba ko to. Pagbalik ko sa Ibon, then nakasali sa MMFC. Sa local club kasi, mula of color, fundraise hanggang derby, first overall, sir. Napakagaling na yun. Nasa sa'yo pa yung Ibon na yun, sir? Nung inulit ko ng karera, super smash ng Apari, doon siya na... Doon na siya nagpaalam. Ang importante, meron siyang magandang ano, regalo sa'yo. Maganda naman yun. Magandang regalo dahil napakagaling na ibon. Kasi ang race na to, out of ilang libong nag-ano, 19 lang kami straight lap. Kaya napakahirap na race na to. Then ito, si Efficient. Memorable dahil last year, ito yung ano, last summer race. Depending, champion siya ngayon. Depending winner kasi at saka ito na-race ko, nag-iisang ibon ko lang. Mula training hanggang derby. Kaya nga sabi ko, itong isa ko hanggang derby na to. Kasi, ewan ko ba, nagandahan ako sa posturo ng ibon ng race. Pero itong ibon na to, nandito pa sa'yo. Ay, nandyan. Ayun. Nandyan. Pwede natin kunin yan mamaya. Makita. Ayun, mahipo natin, sir. Then si Tala, doon sa Idelo LR, winner din yan. Kasi overall. Tapos, nung NDR race sa NHPC, JLA's, yung damis from Romnick. Yan. Pagdating sa pagpapangalan sa ibon, sir, paano po ba na tumatakbo ng pag-iisip niyo dyan, sir? Saan nyo kayo nakuha? May mga pinagkukuhanan ba kayo or naisip lang bigla? Ito, naisip ng ano, kasi sabi ko, nakuha sa dasal talaga itong ibon na ito dahil sana mag-block kasi puro smash. Okay. Paring Mike Taduran, sabi niya, di pray. Yan si pray. Ito naman, kaya sulit na sulit yung entry kasi yung isa, napanalunan ng kapatid nito from RMC Season 7, yung perang nakuha nandun, nagkaroon kami ng tang entry, in-entry sa anim na club. Sulit na sulit yung entry kasi isang ibon, hakot lahat. Umakot ng sa apat na club first overall. Grabe, sana all mahakot din natin. Magaya natin yung ginagawa ni Sir Jan. Tapos ito si Kisses. Ayan, siya yung... Kisses, chocolate yun, sir. Kasi kulay brown siya. Ayun, kulay chocolate. Ang ganda na, ang tamis nung ano niya, binigay niya sa amin, yung lock na bakal. Ayun, matamis na pagkakawagi. Of color, society. Tapos yung pinakauna kong ibon na nagkaroon ng trophy noong 2016. Lap winner siya, young bird, lap champion ng Burgos Ilocos Norte. Hanggang ngayon, wala pa naman Burgos na nagkakaroon ulit eh.
Pero ito, natutuwa ko dahil hindi ko akalain newbie, nag-lap champion. So ayun na nga no, mga kaya, so dito ko natatapusin tong video na to, napakarami ko natutunan kay Sir Jun Kabahog ba? Ito na lang muna yung ating vlog for today's video. Maraming salamat. Ingat mga kalapatid. Keep safe. God bless.